Arestado ang dating binibining Pilipinas Universe 1998 na si Jewel May Lobaton dahil sa kanyang kasong estafa. Naaresto si Lobaton sa Lawag City. Matatanda ang nasangkot na rin sa issue tungkol sa pera si Lobaton na involved naman ang isang handler sa showbiz matapos hindi bayaran ni Lobaton sa isang project na ginawa. Matatanda ang si Jewel Lobaton ay dating asawa ng senador na si Coco Pimentel. Ikinasal sila noong 2000. Nagkaroon sila ng dalawang anak. Ngunit matapos ang halos 13 years sa pagsasama, nauwi din ito sa annulment. Taong 2011 na magsimulang maghiwalay ang dalawa. At taong 2012 naman nang i-announce ni Coco Pimentel na official na ang kanilang separation. At dahil sa nangyaring ito, ilang taon din na hindi nakasama ni Jewel Lobaton ang kanyang mga anak kay Coco Pimentel. 2018 nang mag-grant ang kanilang annulment. Samantala, matapos ang hiwalayan at annulment ni Coco at Jewel, muling nagpakasal si Coco kay Katrina Yu noong October 2018 at nagkaroon din ng anak habang si Jewel naman ay tinutukan ng kanyang negosyo malayo sa kanyang mga anak. Taong 2020 nang magkaroon si Jewel ng product launch na ginawa sa Grand Hyatt Manila para sa business niya na Jewel Beauty Strong. Dito ay nabanggit niya na namimiss niya ang kanyang mga anak. Ayon kay Jewel, umaasa pa rin siya na one of these days ay muli niyang makakasama ang dalawang anak. Noong kasagsagan ng COVID pandemic ay na-involve din si Coco Pimentel sa isang issue. Ito ay nang samahan niya ang kanyang asawa noon na buntis sa kabila ng pagkakaroon nito ng COVID na dapat ay naka-home quarantine. Nag-react dito si Angie Locsin at sinabing pinagsisihan niya ang pagboto niya sa nasabing senador. Sinabi din ni Angel sa tweet na pinsan niya si Jewel, ang dating asawa ni Coco Pimentel. Yes, super mortal sin, patawarin niyo po ako bilang ex-husband po siya ng pinsan ko. Samantala, nananawagan naman ang ilang netizens na sana daw ay matulungan din ni Angel ng kanyang pinsan at kung ano talaga ang pinagdadaanan nito at paulit-ulit na nasasangko sa krimen tungkol sa pera. Ano po ang masasabi niyo sa story na ito?